Tinutinang bumabalik sa normal ang sitwasyon sa lalawigan ng Aklan. Ang mga estudyante ay unti-unti na rin nagbabalikan sa kanikanilang mga paaralan. Para sa detalye, balitaan mo kami, Teza. Matapos sa gupitin ng Bagyong Yolanda, ang probinsya ng Aklan ay kinasawi ng 12 katao base sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Halos lahat ng eskwelahan, maging pampubliko at pribado sa lahat ng antas ay nagbukas na muli ng klase. Samantala, ipinangayag ni Aklan School Division Superintendent Dr. Jesse Gomez na maaari lamang ibalik ang klase sa mga paaralang lubang na apektuhan ng bagyo depende sa seguridad ng mga gusali. Kinumpirma naman ni Regional Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC Region 6 Chairman Rosario Cabrera na ang bawat pamilyang namatayan ng kaanak dahil sa gupit ng bagyo ay makatatanggap ng 10,000 pisong financial assistance mula sa gobyerno. Samantala, base sa tala ng NDRRMC, 83% sa mga cell sites ng Smart at Sun Cellular sa probinsya ay naibalik na sa normal, habang 56% naman sa Globe ay naibalik na rin. Bagamat hindi naabswelto sa gupit ng bagyo ang 18 munisipalidad ng Aklan at nasira ang mahigit 85,000 kabahayan, patuloy naman ang pagdating ng ayuda sa 338 barangay na sakop ng probinsya mula sa gobyerno at sa mga privado na nagsasagawa ng relief operations. Sa datos ng NDRRMC, mahigit 5.2 milyon pesos na ang tulong na naipaparating sa mahigit 67,000 pamilya ng probinsya. Sa pagtama ng bagyo sa lalawigan ng Aklan, nasira ang mga sakahan, infrastruktura at iba pang ari-arian. Sa datos na isinumite ng mga munisipalidad ng Aklan sa PDRRMC Region 6 as of November 18, nagkakalaga na ng mahigit 2 bilyong piso ang pinsalang na ay dulot ng bagyong Yolanda sa probinsya ng Aklan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Montesa.